sa pamamagitan ng video call si Mr. Jake Pascual, ang mister na nagreklamo laban sa kanyang misis na OFW na nasa Taiwan. Magandang umaga po, Sir Jake. Sir Jake, Mr. Pascual, magandang umaga po sa inyo. Si Mrs. ay nasa Taiwan bilang isang OFW at meron po siyang pinadala sa ating picture na sa halip magtrabaho doon si Mrs. para sa kanyang pamilya. Yun naman talaga ang sadya niya pagpunta ng Taiwan. Eh, ang inatupag ay panlalaki o paglalandi, kung hihiramin ko po yung kanyang sinabi sa atin about his Mrs. At ngayon, ang gusto niya mangyari, pauwi na lang si Mrs. pa-deport at kasuhan. Well, tingnan natin kung ano ba talaga maging kahinat na ng kasong ito. Depende kung anong gusto mangyari ni Sir Jake. Sir Jake, magandang umaga. Mr. Pascua? Okay. Ito raw si Rosemary Pascua, yung misis. Marami raw itong boyfriend. Marami o meron? At umamin mismo si misis na meron na siyang boyfriend sa Taiwan. Ito po yung sad reality na mga OFW natin ay itinuturing natin bayani, and we should really support them, and the government should give all the kind of support needed to help them. Kaya lang, ang naging kapalit po nito, maraming na i-remit na pera pabalik na ating bansa. Ang naging kapalit po nito ay yung bang pamilya na nawawasak. Pamilyang umbilis ka muna dyan. Pamilyang hindi na nabubuo, nagkakagulo-gulo dahil magkalayo. Pag nagkakalayo sila, ayun na, yung isa na kapag-isip ng hindi maganda. Okay. Now, isang example itong si Jake. This is not the first time. Almost on a regular basis, daily, weekly, nakatanggap kami ng ganitong klaseng reklamo na yung pamilya ng OFW nagkakawasak dahil nga magkalayo sila. Yung isa, nalulungkot doon sa abroad, nakapag-isip ng kalaswaan, hindi maganda. Yung nandito, naiwan, winawaldas yung pera na galing sa abroad. Yung mga anak, hindi nabibigyan gabay, naging pasaway. That is the price that we have to pay for sending our OFWs abroad. Although hindi naman lahat, marami pa rin na nagagamit yung pagpunta nila sa abroad para gumanda ang buhay. Pero marami din po na nawawasak yung pamilya. Kaya ang sinasabi ko, ang aking pong panaginip na sana time will come, we will have enough jobs dito sa Pilipinas nang sa gayon, hindi natin kailangan pa mag-export ng mga workers abroad para naman kumita ng maayos yung mga Pilipino at may mapadalang pera dito sa Pilipinas. Kailan po kaya mangyari yan? Depende yan sa ating mga nanunungkulan. Depende yan sa ating mga leader kung kailan yung dumating na time na yan na hindi natin kailangan pa mag-export ng human resources. Meron na? Ang tagal ng banter ko, don't tell me, wala pa rin. Meron na, nandiyan na? Okay. After na malahabang banter, sa wakas. Mr. Jake Pascua, magandang hapon. Magandang umaga po, Sir Jake. Hello po, sir. Okay. Sir Jake, okay, nagpadala po kayo ng mga picture sa akin, sa amin kanina, na si Mrs. ay meron pong, ayan, karelasyon, ka-sweet na lalaki. Inamin niya po na boyfriend niya yan? Opo, inamin niya po. Paano niya po naamin sa inyo? Bali, ano lang po yun, sir. Aksidente ko lang po nalaman yan. Nung nag-post kasi siya sa timeline niya, tinignan ko lang po yung mga nagre-react. Tapos okay, nung sakto nakakita ko po yung picture na yan, yun lang po. Paano niya po naamin sa inyo? Paano niyo po siya napaamin? Hindi, sinabi ko po siya, kinumpunta ko po siya, sabi ko, sino yan? Tapos sabi niya, wala daw yon. Tapos sabi niya, wala na daw sila. Yun lang po, ganoon lang po pagkakasabi niya. Wala na daw sila noon. Wala na raw sila. So, andun ang pag-amin na yun. At saka, hindi niya pwede i-deny yun, sir. Meron pang halikan eh. Doon. Okay. Bali, sir, yung isang nga, yung may video,
Parang ibang lalaki rin po yun, sir. Sino po itong lalaki? Pinoy din po ito, ano, sir? Yung kayakap niya po, sir, ng picture, Pinoy po yan. Pero yung sa video, hindi ko po alam kung Pinoy o Inchek. Ah, hindi lang pala isa. So, dalawa ang kanyang boyfriend. Ano man trabaho niya po sa Taiwan, sir? Ano po yung factory worker po sa may, ano, QC inspector? Gano'n po siya katagal? Gano'n po siya katagal sa Taiwan? Bali, ano na po siya, sir? Bali, 6 years na po ngayon. 2015 pa siya umalis siya. Bali, 2018 muwi po siya. Okay. Kada 3 years po kasi ang kontrata niyan eh. Kasal po kayo at meron kayong dalawang anak. Siya ho ba yes, nagagampanan pa niya yung kanyang tungkulin bilang OFW, nagtrabaho doon para sa pamilya. Meron ho ba siya na ipapadalang suporta? Meron naman po siya. Wala po problema doon siya. Nakapagpadala lang po siya monthly. Okay. So nagagampanan po niya yung kanyang tungkulin. Opo, sir. Yun lang sinasamahan niya ng kabalastugan. Opo, sir. Hindi ko po ano. Lagi po pinapalaanan niya na huwag kang gagawa ng mga kalokohan niya. Yung mga napapalito kay Sir Happy, yung mga misis na nangaliwa. Okay. Tapos yung pala, yun pala ginawa niya. Hindi ko po alain na magagawa niya sa akin. Okay. Ano po yung balak niyo ngayon, sir? Pa-deport na lang to. Si misis. Sir, pinatawag din po kasi yan, sir. Yung nakita ko po yung picture niya ng lalaki niya, magkayakap. Sabi ko, sige, papatawarin kita, bibigyan ko pa din isang chance. Ang gawin mo, layo mo na yan. Bagoy mo na yung sariling bagoy mo yung buhay mo. Tao na naman tayo ng kapatawad eh, di ba po? Tama. Tapos, po. Sabi niya, wala lang ka daw sila. At saka yung lalaki, tinatulong ko na sa yung lalaki, sabi niya sa Pilipinas daw, umuwi na daw. Okay. Dali niyo, sir, February 5, before ng birthday ko, 3 days before ng birthday ko, nalaman po yan eh. Kumbaga, masakla po yung, di ba? Kasi magbibigay ka, kasi malalaman mo, di ba po? Oo nga po. Tapos nung after nung ano, pangilang araw, nalaman ko po na, andyan po pala yung lalaki sa Taiwan. Naku, nagsinungaling. Opo, nagsinungaling po siya, sir. So, ibig sabihin, wala talaga siyang balak na magbago. E, akala ko ba, nag-usap na kayo, nagkayo sa... Kaya, sa kanya, sir. Tapos nung pinumpronta ko po siyang ganun, binatawag ko na naman po siya, sir. Opo. Ano po sabi niya? Sabi niya wala na nga daw sila kasi ayaw daw niya kasi gusto na daw niya mga ito. Ganun daw, sir. Okay. So, daw niya mga pagbago. Ano po yung naging sumo total ng inyong pag-uusap itong pinakalas na nalaman niyo pala na hindi pala siya nagbago? Anong last po, sir, kasi po, ayaw niyo pa kasi kakausapin eh. Ayaw niyo pa kung lagi niyo pa iniiwas ang kausapin. Ni, sorry siya, ni, hingin ng tawad, hindi niya po ginawa sa akin, sir eh. So wala siyang ibig sabihin wala siyang pagsisisi. Wala po, sir. Okay. So sir, ako lang po nag-o-offer sa sige, patawarin kita. Okay. Ako lang po nag-o-offer ng ganun. Wala po sinabi na patawarin mo ako ng ganun. Sorry, wala po ako, sir. Okay. So ito ngayon, sir, mamimili po kayo ngayon, ano? Sir, makinig kayo mabuti, ha. Opo. Sabi niyo pagdating sa suporta financial, okay, wala namang problema, nagagampanan niya ang kanyang tungkulin. Yes, however, nanlalaki siya doon. Oh, so, mamimili po kayo. Papabalikin siya at yung pong inyong financial situation medyo magbabago. Pero, happy family naman kayo. Yun nga po, pinapauwi ko na po sa sir. So, anong gusto niyo po? Pauwiin na lang. Hayaan mo na yung financial na pinapadal niya sa inyo. Walang problema. Kaya lang po namin mabuhay dito kahit wala siya sa abroad eh. Exactly. Ayaw ko lang po, sir, yung... Yan ang gusto ko marinig, sir. Thank you, sir. That's exactly what I want to hear. Gusto ko siyang manggagaling sa inyo, sir. Sige, so hindi niyo po kailangan ng pera. Kung ganito rin hindi lang pala, po, masisira po, lang pala yung pamilya ninyo, edi bali na, wag nila yung kinikita sa abroad kung magkano man yan. Ang gusto ko, intact pa rin yung family namin. Yun po yung gusto nyo mangyari. Very good. Very good. Makakausap natin si Ms. Rosemary. Magbabanter ulit ako. Nandiyan na? Ah, okay. Miss Rosemary. Po, sir. Good morning po. Good morning. Ma'am, para maging pera ko dito, ha. Una, sapat naman daw po yung pinapadal yung pera sa Pilipinas para sa inyong pamilya. Sir, ma'am, patapusin muna ako, ma'am. Patapusin, ma'am, let me finish. And then, sa kabilang banda, nawawasak na po yung inyong pamilya. Kaya ang gusto ni sir, di bali na lang huwag ka nang kumita dyan sa abroad, bumalik ka na lang dito para intact pa yung family nyo. Ano pong reaction nyo, madam? Sir, hindi naman po ako papayag ng ganyan. Unfair naman po para sa
Ganyan. Ano po? Sir, hindi po ako papayag na mapauwi ng Pinas dahil po unfair po sa akin yun. Unfair sa iyo na pauwiin ka? So, ibig sabihin, unfair na makalimutan mo na yung panlalaki mo dyan? Ang problema lang po dito, sir, kasi nagkapatawaran po kami. Napakatawaran kayo, pero pinatawad ka niya, pero umulit ka pa rin daw. Sir, hindi ko po kayo masyado marinig. Sabi ni sir, sir, kausapin niyo po siya, sir. Sir, Sir Jake. Hello. Sige, nagpakatawaran na raw kayo. Mag-usap kayo, sir. Oo, nagpakatawaran na nga kami niyan, sir. Kaya lang, inulit niya pa rin, sir. Nagsinungaling pa rin sa akin, eh. Tatlong beses pa rin nagsinungaling sa akin. Yan ang inaayaw ko sa kanya, eh. Tapos yung recovery number ng FB nila, ng boyfriend niya, iisa lang. Oh. Doon po ko lalong nagagalit, sir, eh. Kasi sinabi niya, wala doon sila. Ang problema, sir, yung cellphone number daw po, phone number ko daw po, number ng lalaki. Alam mo, umuwi ka na lang para tapos na, wala na. Ayaw mo umuwi, pilipilito mo yung sarili mo dyan, eh. Kung gusto mong makamove on, lumayo ko niyang malis ka dyan. Ikaw na lang sabi, gusto mong lumayo, di lumayo ka. Masyado pa rin sa sakit po. Oh. Ayaw mo sabihin ko, ano yung bagong address mo? Di ba lumipat ka? Ayaw mo sabihin sa akin, ano yung bagong address mo? O, anong corpse mo doon? Masyado marinig, sir. Ma'am, nagbibingi-bingihan po kayo. Anyway, ang gusto pong mangyari ni sir, bumalik ka na ng Pilipinas. Kasi unfair sa inyong family, chemistry sa inyong family, itong pinanggagawa mo na panlalaki. Sir, unfair sa nila, ma'am. Unfair din po sa, sir, unfair din po sa lahat ng mga OFW natin dyan sa Taiwan na gumagawa po na mabuti, pati sila madadamay. Sir, lumayo na po ako sa trabaho ko. Ginawa ko na po yung lahat ng gusto niya. Ngayon, gusto niya ako pa-open. Ano po may papakain niya sa pamilya ko? Dati na po hindi intact ang family ko. Dati na po magulo ang family ko. Ako lang po ang nag-stay sa kanya dahil gusto ko po buo ang pamilya namin. Okay. Sir, sir, pakisagot yes, lang. Pag umuwi raw siya, ano raw ipapakain mo sa sir, pamilya nyo? Sir, mayroon pong mapapakain sa kanila, eh, kasi may trabaho lang po ko dito, sir. Eh. Ano pong trabaho nyo, sir? Pwede po kang magtayo ng business dito kahit maliit lang. Good. So may business po kayo itatayo? Opo. May trabaho kayo ngayon, sir? Ba? May trabaho kayo ngayon? Opo, sir. Yes, sir. Ano pong trabaho nyo, sir? Dito po ako nagtatrabaho sa junk shop po ng nanay ko, sir. Sa junk shop po ng parents nyo? Opo, sir. Okay. At pwede ka magtayo ng sarili yung business? Opo, sir. Dati na po, sir, meron po kong business. Kaya lang, sir, pati lockdown. Kaya uwi na po, sir. Wala na. Okay, sige po. So, pauwi na natin si Mrs. Mrs. Mrs., gagawin na po kami ng paraan na para kayo po ay mapabalik ng Pilipinas. Sir, ano po? Ipapabalik po namin kayo ng Pilipinas. Ipadideport po namin kayo. Pabalik ng Pilipinas. Sir, hindi naman po papayag. Paano naman po yung mga naiiwan ko dito? Business po ako dito, sir. Ano yan? Papahirap po ako. Sir, pera. Sir Jake, paano raw yung maiiwan yung mga lalaki pag pinauwi mo siya? Sir, ano pag nag-away sila ng nanay niya, nag-away sila ng nanay niya, hindi na siya pumapasok sa junk shop. Alam niyo, sir, unfair naman sa akin kung si Sir Jake lang ang kakampi. Ay, tanungin niyo pa yung mga anak ko. Kaso, ay, madama yung mga anak ko dito. Alam nung mga anak ko ang sitwasyon ng aming dalawa. Hindi ka na nanaya sa anak mo, sa pinagagawa mo. Nakita mo yung pinangatay sa akin, anak mo nagbigay sa akin. Minobligad yung anak mo. Nakita niya yung gano'ng mga video sa'yo. Kaya binablock mo. Magtatrabahuhin yung mga anak ko, sir, sa junk shop. Minor de edad pa po. Alam mo, hindi naman yun yung ano, eh, problema ikaw eh. Ayaw mo muwi kasi nga ayaw mo maiwan yung lalaki mo dyan. Simple yung ano lang eh. Ilan din ko natin pinagbigyan. Sabi ko, muwi ka lang. Ano mo pansinin? Nagiging masyado kang selfish. Nagpa-unfair mo. Hindi mo inisip ang mga anak mo. Sinisira mo yung pamilya natin. Ikaw, selfish ang, hindi ako. Ang inaano mo kasi, yung number namin pareho, magkaiba kami ng number, paras lang ng number sa dulo. Hindi yung number. Yung magkagusto ko, nagpapin na ako sa trabaho ko, tumayo na location ko, nagpapin na ako ng FB ko. Yun na kinakagalit mo, yung parehas namin number, ayun, tinan ko kay Pulpo, nakakaiba kami ng number lang, sa dulo. Hindi lang din yung ibang number yung kinakadal ko sa'yo, yung kinakadal ko sa'yo. Ayaw mo akong kausapin, ayaw mo sabi sa akong anong para address ko. Parang na ito na masyado. Kasi hindi pa, uwi mo pa kaya kayo.
Pahiram kong pera dito. Okay, matanong ko lang sa'yo po, Mrs. May lalaki ka pa rin ba o wala na, Madam? Ano po, sir? May lalaki ka pa rin ba o wala na? Ano po? Meron pa rin kayong lalaki o wala na? Sir, wala na nga po. Okay. Nagkapapunan na nga po. Ah, sige po. May lumayo na nga po. Opo. Ginawa ko na po. Ilang, ma'am, isang tanong pa. Ma'am, isang tanong pa. Ma'am, ilan po ang naging boyfriend nyo dyan? Ma'am, ilan po ang naging boyfriend nyo sa Taiwan? Ilan po, disco po naman, nakakalang ma'am. Ilan po, lima? Lagi niya sinasabi, may ispek, may tomboy. Bali, ilan nga po? Matanong lang. Po, sir, nagkakamali. Lahat naman po, binibigyan ng chance. Nung binigyan po ako ng chance, ginawa ko na po ng gusto niya. Kasi po, para po sa mga anak ko. Dahil alam po, wala po kayo para sa mga anak ko. Ano kami saan dati? Kahit nga po, pagkakamali ng anak ko, pagkakamali ng anak ko, kasi ayaw po siya pakainin. Ayaw po siya pakainin. Sandali po. Sir. Yes, sir. Okay, etong stand ko, kung talagang totoong nagbago na si Mrs., opo, at yung mga ebidensya pinakita nyo sa amin ay long time ago pa, then tama nga naman siya, dapat lahat ng mga nagkakasala binibigyan ng second chance. Hindi sir, kasi nga po yung number po kasi nakita ko, magkapalit sila ng recovery number ng boyfriend niya tsaka number niya eh. Okay. Kasi tapos ayun siya pa sabihin sa akin yung address niya. Okay. Tapos pag sabi ko sa kanya, mag-video call tayo, ayaw niya. Ayaw niya makapagod sa akin sir. Ayaw okay. Niya binisahan tao doon, ano, wala. Ayaw niya, okay, ano, sige po. Kasi kung di pa rin po siya nagbago, eh, pauwi na po natin. Pero kung nagbago po, na siya, sir, po, alang-alang po doon sa income ninyo, eh, na malaking sir, tulong. Hindi na po kailangan ng income eh. Kung pamilya na sisira naman po sir eh. Kaya po silang buhay dito. Sige, sige. Thank you. Sige, ganito ang gagawin natin sir. Ilalakad po namin ito sa kanyang agency at saka sa ating pong embahada sa Taiwan na opo, siya po sir. Yung mapabalik sa pamagitan din po ng OWA. Okay, sir? Opo, sir. Okay, so Ma'am Rosemary, ilalakad po namin sa OWA at saka sa inyong agency na kayo po ay mapabalik na ng Pilipinas. Maliban na lamang kung tatawag sa amin, ma'am, makinig kayo. Maliban na lang kung tatawag sa amin si sir in the next 48 hours na nagbabagong isip. Otherwise, umpisa na po namin. Bigyan namin kayo, ma'am, hanggang Friday na makapag-usap. By Friday, pauwi na namin kayo pag walang pagbabago sa stand ni Mister. Okay? Okay, sige po. Salamat po, sir. Sige, may gusto sabihin si ma'am? Last words, ma'am? Sir, okay lang po sa pag-uwi ng Pilipinas, pero po, napaka-unfair po ng nangyari kung pag-uwi nyo ng Pilipinas. Kasi po, yung side lang po sa inyo, pero yung side ko po, alam ko po, nagkamali ako. Lumayo na po ako. Nagbago na po ako. Ma'am, kaya nga, ang sabi ko kay Mister, baka luma na yung mga picture, pero sabi niya, bago lang yun. Ma'am, mag-usap na lang kayo, ma'am. Sir, magpaliwanagan kayo, okay? Bago lang yun po yung jet. 2021 lang po yun eh. Sir. Sir, oh sir po. Bigyan ko kayo, sir, hanggang Friday. Ano ngayon, Wednesday? Opo. Bigyan ko kayo hanggang Friday. Kung Friday, pareho pa rin po yung stand ninyo, then ituloy natin deportation. Pero kung sabi niyo Friday, sir, nagkausap na kayo, nagkaliwanagan na kayo, talaga nagbago na siya, then pabayaran na natin siya magtrabaho dyan sa Taiwan. Okay, sir? Opo, sir. Opo, salamat po, sir. Salamat din po, Sir Rafi. Magandang umaga po, Sir Jake at Ma'am Rosemary. Ingat po.